Good morning, good morning, good morning mga kabadis. Ito na naman po ang ating vlog ngayon. Ang content po natin ay nasa dagat tayo ngayon. Yes, yung pamangkin ko at saka yung kapatid ko, pumunta sila sa Laot at nangisda sila. Ayan o, oh, yung fishnet nila. Ayan, galing na yan sila sa dagat at nakakakuha sila ng fresh na mga isda. Yes, kinuha na nila yung isda na sa ano na, isiniparate na nila yung fishnet na yan. Ano na, pinag ano na nila yan, tawag nito, nilinisan nila ng mga dumi, yung mga seaweeds, o ano-ano pang mga elementong nakalagay dyan or nakasangit dyan sa fishnet. Kinuha nila, nililinis nila yung fishnet na yan. Kaya ginaganyan yan, mga kabaris. Para malaman nyo, ayan ang high tide ngayon. Tingnan nyo ang dagat, ang sarap maligo. Ginuokot tabang. Ayan o, yung fishnet na yan, ginaganyan yan nila kasi i-prepare na rin yan sa susunod na pangingisda nila. Ginaganyan yan. So yung isda, makikita nyo mamaya yung mga ka-freshness na mga, ayan na, inihaw na nila yung iba. Tingnan nyo, what is that? Oh, ang lalaki. So, fresh na fresh yan galing sa sariling ano namin, sariling pangingisda namin. Tapos ano, hindi mo siya maano, talagang fresh na fresh siya kasi galing pa talaga siya sa dagat. Hindi pa siya nakatikim ng ice kasi karamihan ng isda ay nilalagyan ng ice para hindi siya maano, hindi siya masisira. Pero yung isda na kinakain namin sa slate, yun, wala pang ice yun kasi galing pa talaga sa dagat yan. Yan. Ayan o, yung pamangkin ko at saka yung kapatid ko, busy sila kasi gagamitin pa mamaya yung fishnet na yan. Kaya binilisan nila yung paglinis ng mga anong mga, ayan na, o, tingnan nyo yung isda o. Yan ang nakukuha nila. Fresh na fresh from the sea. Ayang katambak na yan o. So, galing ako dyan pero hindi sila nangisda sa ano pa nung dun pa ako sa Leyte. Sa umalis na ako papuntang pabalik ng Davao, ayan na, nangisda na sila. Ang fresh na fresh talaga. Nakakainis nga talaga eh. Kasi hindi sila nangisda nung nandun pa ako. Nung bumalik na ako ng Davao, ayun, nangisda na sila. O, tingnan nyo, ang fresh na fresh talaga. Yan ang niloloto nila. Yan ang kakainin namin. Fresh na fresh talaga doon sa amin. Kaya kung gusto nyong pumunta sa amin, pumunta na kayo. Huwag kayong mag-atubiling pumunta kasi ayan na nga, yun, makakain nyo fresh na fresh lahat. Lahat. Oh, great evidence yan kasi hindi naman yan fake na ginagawa namin. Yan naman talaga totoong-totoo yan. So mga kabaris, naglalaway na ako talaga sa fresh na fresh, sa ka-freshness sa isda namin doon. Ayan, ang dami palang kuha nila, ano? Oh, ay kasarap niyang ano, yung kitong. Ayan, danggit. Ang daming danggit at tapos ang daming katambak, yung mga isdang paborito namin. Oo, talaga ang dami, ano? Wow na wow talaga. Ganyan sa amin. May makukuha pa rin mga isda. Fresh na fresh nga talaga. So, mga kabadis, if you are going to Southern Leyte, please go. Don't you hesitate to go in our place. Yan yung apo ko pala. Nagsuri-suri sa yung kapatid ko na babae na si Mami Josefa ay nagluto ng inihaw na isda. Siya nakatoka dyan. Kaya o, nilisan. Nilalagyan ng ano yan, ng mantika para mas feel na feel ang sarap
talaga. Parang ibang-iba ang feelings. Ang sarap-sarap, ang gaan-gaan ng feeling. Ang gaan-gaan ng loob ko sa'yo. Ganyan ang ka-freshness. So, ayan o, nilagyan niya ng mantika yan para mas lalong sumarap ang fresh na isda na yan. Yung binalot na yan, yung mahabang isda, yung malaki yan. Oo, diba? So, masaya doon. Kaya nga, kahit umuwi ako ng ilang saglit lang, ilang days lang, hindi ako nagmahay dahil, ayun, yun na nga yung sa naunang vlog ko, masayang masaya kami, kanta dito, kanta doon. Hindi ko lang na ano, na-mute ko lang yung video ko dahil ano, ma-copyright na naman si YouTube, si Lolo YouTube. Ayan na, malapit na silang matapos. Tingnan nyo ang dagat. Oh, mga ka-freshness, mga ka-buddies, malapit na silang matapos dahil i-ano na rin yan nila yung fishnet, tawag nito. Basta ibabalik nila sa dagat, tapos ano, doon kanang iiwanan nila ng ilang oras o pwede rin i-overnight yung fishnet na yan para yung isda dadami ang mahuhuli doon sa dagat. Ayan. Ang sarap talaga ng dagat. Oo, kuy, Ginoo ko, tabang. Oh, yan mga ka-freshness. Ayan. Diba sinabi ko sa inyo, yung mahaba isda din yan. Oo. Sa mga kachambays, mga kabadis, it is very delicious to eat fresh fish from the sea. Really. So, kailangan nating ayan na oh, lutong-luto na talaga siya. Oh, yung kapatid ko, magaling din yan. Oh, pinahilo na yan, magluto. Pareho kaming magtrabaho, pinahilo na. Kasi, pag, ano, kailangan talaga para malinis yung tingnan yung ano mo, yung ambience mo, yung kusina mo. Ganyan talaga. Ayan na. O, tapos na sila. Ayun. Ibabalik niyan sa laot yung, ano, yung fishnet na yan kasi i-overnight ata nila yan para dadami ang isdang makukuha sa fishnet. O, iba na namang mga fresh na isda ang makukuha nila. O, diba? Tingnan nyo, iniintay ng pamangkin ko yung kapatid ko, yung uyuan niya, yung tiyo niya, yung uncle niya, lahat na lang sinasabi para babalik sila doon sa ayan o, oh, babalik doon sa laot. Ayan, medyo maalon-alon ng konti. Ayan yung pamangkin ko. Yes, ayan na, sa likod bahay yan. Sa likod, ayan po. Ayan, aalis na sila papuntang laot.